Saan nyo naman po gagamitin ng pera? Eh, mukhang sanay naman kayo sa urban poor fashion look ninyo. Mali mo, mapauso niyo yan. Gusto ko sanang tulungan yung mga kumukup sa akin, Piper. Nakawa na kasi ako sa kanila eh. Madam, tulong, awa ang lumabas sa bibig niyo? Is this the apocalypse? Marunong na kayo nun? Piper, tinanggap nila ako. Kahit pabigat ako sa kanila, tinanggap nila ako. At saka, they make me feel that I have nothing to prove. Wala silang hinihingi sa akin. Gusto ko lang makabawi. Kahit konti. Puntahan ko pong anak ko. Kakausapin ko po siya. Kailangan ko pong malaman na totoo. Sapat na sa akin ang mga taong nakasama namin siya. Kung sino sana po yung bumalik bilang Rebecca, hindi niya po kayo pwede talikuran ng ganito. Pinalaki niyo po siya ng puno ng pagmamahal at pinasasalamat ko po sa inyo yun. Pareho tayong nanay ni Rebecca. Kung sa inyo po tama na ho, na bumalik siya sa akin po hindi po sapat yun. Kailangan sa inyo rin po bumalik ho siya. Babalik ho ako dito. Alam ko po yan. Day, bumalik na tayo sa bahay ni Anton. Ang sumuntik na tayong mahuli doon. Day, kumalma ka nga. Buti nga di ka tuloy yung lumabas doon sa restaurant na yon at tuloy nasira yung ganda mo nung nagkaputukan doon. Si Anton parang yung knight and shining armor mo. Hindi naman niya kailangan gawin yun, isa pa hindi niya ako niligtas. Kaya ko yung sarili ko. Ay, anong tingin mo doon? Trip-trip lang? Nakikita mo ba kung paano niya bugbugin yun ng basto sa'yo? Kung sa tingin niya, ikaw si Rebecca, binastos ka. Kung gano'n niya pinagtanggol ang kapatid mo, ibig sabihin nun, pinotektahan niya ang kapatid mo noon. Hindi yan totoo. Hindi ganun si Anton. Hindi niya ginawa yun. Dahil, nakikita mo naman, halos makapatay siya dahil sa'yo. Hindi nga ganun si Anton eh. Masama siyang tao at hindi siya pwede maging mabuti. Sir Tristan. Serena! Orwell. Mr. Molina. Tungkol doon sa nangyari kanina. Sinong ululang gustong makipagnegosyo sa ganyang kaduming pamamalakan? Wala ka lang makukuntulong mula sa akin. Mr. Molina. Anong kalokohin niyo, Serena? Deplano tayo, pati mo sinunod! Akala ko lang kasi... Ay, parunong ka na naman! Pagtira ka, Serena, nagkaroon na tayo ng pagkakataon na mahuli siya. Napuling kaso pa! Tristan, ginawa ko lang naman yung akala ko makakabuti dun sa sitwasyon. Oo, nakasira sa pag-aresto sa kanya, di ba? Tatakas na naman si Anton! Huwag na tayo magsisihan! Hindi pa huli ang lahat. Serena, bumalik ka na lang kay Anton. Ano, atras ka na? Anak ng tinapa, Serena. Lalabas na lang siya. Makahuli na namin. Nagpapastos ka pa at inuna ka niya! Sir, mo walang galing na ho. Sir, ba't mo nang tatanggalin ng ganun-ganun lang? Napasa ko naman yung eksamen eh. Nakakaintindi. Yun ang desisyon namin. Nagawa ko naman yung pinapagawa niyo sa akin, di ba? Anong ginagawa mo dito, Ruben? Nagmana lang naman ako kay tatay. Mana! Eh kaya pala ako pinatawag ng guru mo dahil puro bagsak yung grades mo. Ay, Coco, hindi ko kailangan ng kahit anong test-test na yan para mapatunayan kung hindi kita anak. Anak ka nga nung nanay mo sa hayop na mahayang istana yun! Ruben, ito ka lang ah. Huwag kang aalis hanggang hindi mo nasasagot ang lahat dyan. Saan po kayo pupunta? Basta dito ka lang. Kailangan pagbalik namin lahat ng sagot mo. Tama, ibibili na kami ni Liam sandali. Si Ruben! Paano si Ruben?
Wala na akong pakialam sa kanya. Basta mo ka ako. Huwag pakiusap. Pabalik ako sa pamilya ko. Pasi siya tayo. Tapao na! Nay! Susunali. Hindi naman pwedeng basta ganun na lang. Nagawa ka naman yung pinapagawa niyo sa akin ah. Yun ang desisyon namin. Teka, saan ba nakabase desisyon niyo? Kaya ko naman yung trabahang pinapagawa niyo ah. Hindi naman ang papayag na basta ganun-ganun na lang. Wala ka naman magagawa na eh. Hindi ka gusto na may-ari. Aba, bakit daw? Siya yung may-ari. Hindi niya kailangan magpaliwanag na rason niya. Teka, kakausapin ko siya. Ako mismo mong tatanong sa kanyang dahilan. Para saan pa? Nag-a-apply ka lang naman ah. Napaka-arugante niyo may hirap. Malis ka na nga!